ng sabayang paglilinis ng mga estero at ilog sa Calacang, Maynila noong March 31 kung saan kumulang sa 16,000 volunteers mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, local government units at mga stakeholders ang lumahok. Sa kauna-unang pagkakataon, buong puwersa ng DNR ang lumahok at naging bahagi sa paglilinis ng Manila Bay. Patuloy ang ugnayan ng DNR sa pagitan ng mga punong barangay at komunidad upang tuluyang masaayos at ganap na malinis ang Manila Bay. Iba't ibang pagkilos ang... Matapos ang 6 na buwan ng masusi at walang umpay na paggawa, sa paumuno ng DNR kasamang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, muling binuksan sa publiko ang Boracay noong October 26, 2018. Ito'y sa loob ng 6 na buwan mula nang ito'y ipinasara noong April 26, 2018. Today is the rebirth of Boracay Island. From being dubbed as cesspool, we offer to you now a better Boracay. Isa lamang sa marami at malalaking hamon ng departamento. Kaya sabi ko kay Roy Simato, pati si John Anyo, you start cleaning the Manila Bay and it will be, they will start to clean it. With this strong order from our President, President Rodrigo Roa Duterte, I will stand firm beside him. And with the other members of the cabinet, with the Manila Bay Interagency Task Force, and with this, we accept the greatest challenge. Muli, pinangunahan ng DNR ang Manila Bay Task Force. From report, make the mandamus against 13 agencies, including our department as the lead agency, to conduct clean-up, rehabilitation, and protect Manila Bay. Nung hearing po nila sa Supreme Court tungkol din sa pinaghirapan nila ni Papi Joseph sa paglilinis sa Manila Bay, nandun ako kami yung cheering squad niya, Chiwari Papi Camila. At ang ganda lang binisyon ng Supreme Court, tuwa kami talaga in favor of Attorney Oposa, linisin, pinpoint pa yung mga responsible people na dapat maglinis. Pero after so many years, wala nangyari. Gusto ng LGUs tumulong, gusto ng mga NGOs talaga, nagpapakahirap. Pero wala, hindi dumarao. Sabi ko, ano kaya kailangan para matuloy itong order ng Supreme Court? Yung pala, DNR lang kailangan talaga. Yung pagpupo ng Secretary Simato, doon o, biglang gumalaw yung nagulat na lang ako, ang bilis na lang movement dito sa Manila Bay. Noong January 27, 2019, formal na sinimulan ng Battle for Manila Bay. Umabot sa 10,000 katao ang nakisa at nagtipon-tipon upang magbahayag ng kanilang suporta para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Ang paglilinis ng mga estero at ilog sa Calacang, Maynila noong March 31 kung saan kumulang sa 16,000 volunteers mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, local government units at mga stakeholders ang lumahok.
Sa kauna-unang pagkakataon, buong puwersa ng DNR ang lumahok at naging bahagi sa paglilinis ng Manila Bay. Patuloy ang ugnayan ng DNR sa pagitan ng mga punong barangay at komunidad upang tuluyang masaayos at ganap na malinis ang Manila Bay. Iba't ibang pagkilos ang ipinatupad upang masiguro at mahinto na ang pagtatapon ng maruming tubig sa Manila Bay. Puspusan ang ginawang inspeksyon sa mga establishmento at mga komunidad na malapit rito. Buong tapang na binigyan ng notices of violation and cease and desist order sa mga napatunayang lumabag. Bibigyan ng pasamantalang sewage system ang mga kabahayan malapit sa estero habang inihintay ang relokasyon. Tuloy-tuloy ang mga clean-up at tree planting activities sa tulong ng iba't ibang pribadong sektor at mga eskwelahan. Sinimulan na rin ang dredging activities sa ilang bahagi ng Manila Bay at nakipagkaisa din ng DNR sa mga pribadong sektor para sa paglinis ng Manila Bay. Ang Pilipino po ay nagising na. Ang Pilipino po ay nagising na at tumayo na upang ang ating mga anak at mga sumusunod na salinlahi may makikita muli na maganda at mayamang Manila Bay. Simula pa lamang ito ng pag-ipaglaban kung saan marami pang dapat gawin upang maibalik ang nasirang ganda at linis ng Manila Bay. Naging abalaman ng ahensya sa rehabilitasyon ng Boracay at Manila Bay, patuloy pa rin itong ginagampanan ang iba pang responsibilidad sa taong bayan at sa kalikasan. Kamakailan lamang, makalipas ang 6 na taon, ay matagumpay na naibalik ang basura sa Canada sa kanilang bansa. Subalit hindi lamang ito, marami pang nagawa ang DNR upang pangalagaan at proteksyonan ang ating kalikasan. Muling nakabangon ng Land Management Bureau mula sa sunog noong nakarang taon. Tuloy-tuloy ang computerization ng mga land records at recovery ng digital databases upang mapabilis pa ang pagsertisyo sa taong bayan. Nagkaroon din ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng LMB at Land Registration Authority para sa mas maayos at sistematikong pamamahala ng land records at iba pang impormasyon. Ngayong taon na ipasa na ang Republic Act No. 11038 o ang Expanded National Integrated Protected Areas System Act na nagtalaga ng karagdagang 94 na protected areas sa bansa. Nagsagawa rin ang Biodiversity Management Bureau ng humigit-kumulang 10 operasyon laban sa illegal wildlife collection at trade kung saan umabot sa 70 wildlife species ang nakumpiska. Patuloy rin ang Forest Management Bureau sa implementasyon ng Expanded National Greening Program sa bansa. Sa nakarang taon, humigit kumulang sa 133,336 hectares na lupain ang natamnan o 98% ng total target ang naabot. Sa pinagtingang forest protection at sa tulong ng Loving Forest and Biodiversity Protection System, napababa ang bilang ng mga hotspot areas sa bansa mula 197 ay naging 16 na lamang ito. Sa pinaigting na implementasyon ng Ecological Solid Waste Act of 2000, tumaas ang bilang ng approved 10-year solid waste management plan ng mga LGUs. Simula noong 2010 hanggang April 2018, 401 ang bilang ng approved plans. Subalit sa loob lamang ng 9 buwan, nadagdagan pa ito ng 290. Naipasara din ang 2 open dam sites sa Limay, Bataan at Biduna sa Siargao sa agarang pagresponte ng DENR. Upang mas mapadali pa ang paghahanda sa mga baha at landslides, nag-update ang Mines and Geosciences Bureau ng mga risk exposure maps sa mga local government units sa buong bansa. Sa pangunang DENR, ngayong taon din na ipasa ang Program Convergence Budgeting Risk Resiliency Program Guidance Document for 2020 to 2022 na tutulong magbigay solusyon sa mga problema sa 8 priority climate vulnerable provinces sa bansa. It has been a fruitful year for us in DENR. We have encountered various challenges along the way, but together, we have overcome all of those. We have finally come out of our comfort zones to enter this battleground of environmental protection. Together, we regained the beauty and pristine condition of Boracay Island. Given this success, we are optimistic to see the same positive result in our battle for Manila Bay.
But over and above mere rehabilitation, we need to change the culture of indiscretion that abuses our environment and natural resources. I am confident that I have you in this battle. I am counting on you. We have huge responsibilities and we cannot afford to backslide. Together, let us secure a cleaner and greener future for the next generations. I am overwhelmed by your love and support to DENR. With this, I am and will forever be proud to be a part of the DENR family. Happy 32nd founding anniversary to the DENR. Mabuhay tayong lahat.